Sabi nila, isa sa pinakamagandang moment ng buhay mo ay pag nagawa mong mahanap ang tapang na let go ang mga bagay na kahit kailan ay hindi mo na mababago. Sabi nga ni Martin Luther King, "You don't have to see the whole staircase. Just take the first step." At yun ang ginawa ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Nais kong magpasalamat sa lahat ng dumalo. Ako si Maria Samantha at hayaan niyo ang kwento ko, ang storya ng librong ito. Saan sila, Mama? Namamalagi si Mama tapos si Papa. Pumasok na sa trabaho. Yung dalawang boys, ewan ko sa kanila. Kanina pa sila umuwi. Walang papi. Last summer ka last na, ininap ko kanin. Ano ba naman yan? Ibigin naman ko na aling marites. Ayoko, ate. Chismosa yun, tapos kung ano na naman sasabihin sa akin. Magpagrab ko lang sa paborito mong coffee shop. Sus, ayaw mo lang makita yung manak na aling marites na patay na patay sa'yo. No, di ko nga bet yun eh. Di na tatanggi ka pa. No, hindi naman. No. Ano ba yan? Hindi, ipigin ko na din marites. Pumunta ka na lang kasi, lapit-lapit lang. Init-init. Parang nakainitan ka, lagi ka na lang nakatapag sa laptop. Boy, kahit di ako maarawan, nakamaylai ako, no, with vitamin D. Ambition. Watch, magbukas ka yung baka mo. Dami mo sa tulis ka na lang. Tapos libre mo ako. Mukhang cheeks. Lamot mo naman. Hoy, babae. Alis na ako at tatapin muna ako sa computer. Sige, ate. Sana makita mo na yung forever mo. Eh, pan. Perfume. Ito to. Hello. Ito yung pinpaka. Good morning, ma'am. What's your order? One large caramel macchiato, Sir Christian, Miss Sam, I'm sorry. Hindi ako lang. Excuse me, may nakaupo ba dito? Wala na, nakaupo na. Pasensya ka na ha, may likas sa akong makikita sa mga hindi ko kakilala. Madalas ka ba dito? Oo, kasi madalas dito eh. Sungit mo naman. Ang kiupo ka na nga lang, nalalait ka pa. Hello? Hindi ko yung kita nilalait, nina-describe lang kita. By the way, ang ganda ng ambience dito, no? Parang ako. Uy, ngumiti siya. Nakita ko yun. Sorry, but I don't talk to strangers. Wow, ha? Ako, stranger?
O sige, parang hindi na ako stranger, let me introduce myself. I am Maria Samantha. Christian. Alam mo, ang daldal mo. Diyan ka na nga. Kasi iwan mo ko. Teka, ano yun? Bakit bang aga mo kasi mambulabog? Hindi ikaw to eh. Wala naman. Kailangan ba palagi na lang may rason? Nice ka naman kasi girl. Kasi yung type mo dito, may binabakuran ka, no? Sira. Wala, no? Mabulong na ka sana mamaya. Ang bad mo. Girl, kailangan ko lang umalis. Victoria naman, hindi mo man lang inintay yung nilibro ko sa'yo. Ang mahal-mahal pa naman ang in-order mo. Si Mama kasi nag-text, sinahanap na ako. Mama mo, iiwan mo lang talaga ako dito. Hello, sino ba naman kasi nag-aya ng maaga? Tulog pa si Mama eh, nagtakatuloy kung saan ang punta ko. Ika kasi nagpaalam ng maayos. Eh, sige na ka, bye. Bakit? Bigla-bigla ka na lang kasi sumusulpot eh. Baka nga kabuti ako. Anong punta mo, Aber? Yan lang. Magkakapi sana ako eh. Kaso may umubos na daw. Naubos? Parang ngayon lang nangyari yun. Palabiro ka pala. Ikaw naman, mapanakit. Feeling close ka kasi. Ako pa daw. Baka ikaw. Ah, sige. Uno na nga pala ako. Malapit na din naman ako eh. Ah, sige. Ito na din na pala yung akin. Sige. Bye. Ingat. Outside when you make sure.
Wow! Nang postura rin, oh. Sa lakad natin, te. Wala, mag-mute lang. Hindi naman tinatanong pa. Gusto na naman umalis? Uy, gastos ka ng gastos. Tumbukin pa yung mama. Gaya yung papa sa inyo, puro kayo gala. Hindi ah, napasok ako. Baka itong isa puro gala. Hoy, huwag kang magmalinis. Sabi sa amin, trobo mo, absent ka nun sa araw ah. Hoy, excuse kaya ako nun sa varsity. Hep, hep, you, shut up. Ang ingay ninyo, nasa niya isang maingay? Tulog pa ata ate. Bisingin ko pa. Naku, huwag na, let her be. Mas gugol ako maga ko sa bunga nga nun. Anyways, alis na din ako. Pag may melty nga ba ako makikipag-day? Guwapa kayo speaker kasi guwapa mo lang. Ingat sa pagkakape ate ha. Baka mapasok ka niyan. Masakit pa naman yun. Birthday ng nanay ko ngayon. Talaga ba? Kaya tayo nandito? Eh, nasan siya? Wala na. Siya na lang kasi yung meron ako eh. Pero wala eh. At least, kung nasan man siya, alam kong masaya na siya. At hindi na siya mahihirapan. Alam mo, kahit wala na siya, alam kong nandyan pa rin siya para sa'yo. Hindi kanya pababayaan, lagi kanyang babantayan. At siguro, masaya siya na makita kang maging masaya. Kaya dapat, masaya ka ngayon dahil birthday niya, di ba? Wow! Parang magiging favorite spot ko na to. Ang ganda pala talaga dito, no? In fairness, may taste ka. Oba, syempre naman. Sus, yabang. Basta favorite spot ko na din itong spot mo, ha? Ikaw bahala. Huy. Ano? May magic nga pala ako. Ayoko nga, baka kung ano lang yan. Hindi, basta may magic ako. Ano ba? Pikit ka lang. Dali na. Pag yan talaga ha, sinasabi ko sa'yo, epo na tayo. Anong epo? Friendship over, ganun. Hindi, basta pumikit ka lang. Oh, open your eyes. Oh, ano yan? Bato ba topic? Hindi, basta mamili ka. Ito. Sure ka na? Ah, hindi. Ito na lang pala. Sabi na eh, dapat pinili ko yung first choice kasi nandun yung instinct. Ano ba yan? Pinapili mo pa ako. Wala din naman pala. Hindi, ito talaga. Ano to? Buksan mo. Gusto mo ako? Prank ba to? Christian, nasaan ang camera? Maria, alam kong napakabilis ng lahat. Pero sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging sigurado sa isang tao eh. Ay hindi Maria, hindi kita minamadali. Gusto ko lang talaga sabihin yung nararamdaman ko. So, manliligaw ka na? Oo, kung papayagan mo ako. Yes! Yes! Then suddenly I'm feeling small. In my world, you're all that surrounds me. I'm drifting away from my sanity. If I drown in your company, will I lose myself in your street?
Tayo na? Oo nga, paulit-ulit. Yes. Yes, thank you. Favorite spot with my favorite person. Sa bawat araw na magkasama kami, hindi siya pumalyang pasyentin ako. Noong mga panahon na yun, naramdaman kong kontento na ako. Kasi masaya ang mga puso namin. Akala ko wala nang katapusan, pero yun ang akala ko. Sista, wala pa. Lagi naman late yun. Ikaw, kumusta buhay mo? Busy trabaho. Laging puyat. Pagod. Pero okay lang. Kumusta? Kamang galing? May tinaalam pa ako eh. Pasensya na kayo. Uy, pre, kamusta kayo? Kayo, kamusta? Oo, oh, may bebe na ako eh. Pa, congrats! Nice! Siyempre! Nice. Sino yan? Secrets. Bakit secret? Sino yan? Kilala ba namin yan? Sa akin na lang yan, pre. Malihim yan si Zach eh. Malihim na lang din yan. Kaya, malihim na tao ito eh. Pre. Hoy! Ngiti-ngiti mo dyan. Wala. Kanina pa nga yan, sana all may ka-chat. O tingin nga, sino ba yan? Wala nga to. Ikaw ha, ang landi-landi mo. Bakit? Totoo naman ah. Ako ba favorite mo? Sira? Bakit? Pagkain ka ba? Ano ka, kape? Simulan ko na ba magselo sa kape mo? Ano ba? Pati ba naman kape ko pinagdidiskitahan mo? Sana. Kape na lang din ako para favorite mo din ako. Sus, nagtampo pa. Huy, sorry na. Ikaw naman. Huy. Ito naman, di naman hamok na mas gusto kita kaysa sa kape, no? Siyempre yung kape, favorite ko. Ikaw, mahal ko. Mahal din kita, Maria. Kabasta, walang bawian ha. Panagutan mo na ako. Sira ulo. Kabasta, di ko kakayanin pag nawala ka. Pero paano nga, halimbawa, nawala ako. Hahanapin mo ba ako? Tumigil ka nga, ayoko ng ganyan ha. Walang mawawala. Akin ka lang, okay? Possessive naman ang mahal ko. Ah, wait lang. May pumutnan lang ako ah. Sige. Bilisan mo lang ha. Balik ka kaagad. Inintay ko siya. Pero hindi na siya bumalik. Pasensya na. Kung naman, sabi nila na sa pag-ibig hindi puro saya lang dahil dadating
dating yung oras na masasaktan ka. At sa mga oras na to, ako nandito, nasasaktan ako. Sabi nila, masakit na iba. Tama. Totoo. Totoo nga napakasakit. At mas lalo nagpasakit. Katotohanan, ang nang iwan sa'yo ay ang taong nangako hindi ka iiwan. Teka, okay ka lang ba talaga? Ano ka ba? Okay lang ako. Okay? Eh pag magkakasama nga tayo, lagi kang tulala eh. Hindi ah, marami lang talaga akong iniisip. Ano ba kasing iniisip mo? Bakit? Eh puro broken ka, no? Uy, hindi ah. Hindi kami naniniwalang okay ka. Pero hindi ka namin pipiliting sabihin kung ano yung bumabagabag sa loob. Nandito lang kami kapag ka kailangan ng tulong, okay? Ano ba yan, Henry? Huwag mong kalat-kalat. Obre eh. Oo. Oh. Nakita mo ba yung notebook ko? Ano notebook? Yung notebook! Yung lagi ko sinusulatan. Wala, baka nandyan lang yun. Ano ba yan? Naiwala ko yata. Bayan, nasa na ba kasi yun? Miss, anong ginagawa mo? Sino ka ba? Adik ka ba? Sino ako? Hindi mo ako nakikilala? Pasensya ka na, Miss, ha? Nagka-amnesia kasi ako 5 years ago. Miss, okay ka lang ba? Ano ba pangalan mo? Maria. Ako si Maria. Maria? Ako nga pala si Christian. Kilala ba kita? Parang sa inasta mo kanina, parang kilala mo na ako eh. Kasi... Ano ba tayo? Magkaklase ba tayo? Kasi Christian ang totoo. Maria, wait lang ah.
tinagal natin? Wala, may iniisip lang. Di ba, naalala mo si Christian? Ha? Di ba matagal na hinwala? Yun na nga eh. Tapos, nakita ko siya. Ha? Saan? Nung napunta ako sa coffee shop na malapit lang din, di ba? Oh, tapos? So, yun. Parang hindi niya ako nakikilala. Bakit? Hindi ko din alam eh. Di ba ang weird? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sakaling magkita ulit kami. Hindi ka niya kinakausap? Kinakausap naman niya ako, pero parang wala lang. Hindi ka na niyang tatandaan, ganun? Oo. Ewan ko ba? Hayaan mo na nga yun. After 5 years niyang nawala, tapos magpapanggap siya na hindi ka niya kilala? Duh. Sabi niya kasi nagka-amnesia siya eh. Ay, ewan, bahala na nga. Good afternoon po. One iced latte and one nachos with cheese. Iced latte? Yes. What size, ma'am? Yung pong tall. Tsaka po isang nachos with cheese. Uy, Christian, ikaw nga. Uy, ikaw pala yan. Basta ka? Ah, eto, okay lang. Ikaw? Ang ganda dito, no? Madalas ka ba dito? Alas, pag hindi busy. Kaya anong ginagawa mo pala dito? May naantay lang. Maria, ano nga pala ako, ha? Diyan ko muna. Agad? So, sige, mag-iingat ka. Salamat, ikaw din. Kumusta naman araw mo? Okay lang po, medyo pagod, pero napawi naman nung nakita kita. Ay, kakaiba ka talaga. O naman, no, nag-iisa lang, walang katulad. Eh, ikaw naman, babe, kamusta naman ang araw mo? Okay naman. O siya, sige, kumain na lang tayo. Alam mo, nakita ko si Christian, may kasamang babae. Ewan ko, pero kung nagka-amnesia siya, bakit ganun? Parang ayaw talaga ng tadhanang pagsamahin kaming dalawa. Ate, hayaan mo na nga siya. May girlfriend na nga siya, di ba? Ano, papayag kang kabit ka niya? Hindi naman sa ganun. Tumigil ka nga, ate. Yun lang masasabi kong advice sa'yo para di ka masaktan. Christian? Oh, ikaw pala ulit. Anong ginagawa mo dito? Magkakape. Obvious ba? Pilosopo ka pa rin talaga kahit kailan. Eh, ano nga pala ginagawa mo dito? Hindi ko alam eh. Pero parang may nagtutulak na bumalik sa akin dito. Paano? Simula kasi nung dalhin ako ng girlfriend ko dito, nagustuhan ko na siya. Ang ganda kasi ng ambience. Ganun ba? Tapos, feeling ko, alam ko na tong lugar na to, dati pa, bago ako maaksidente. Katulad ng pwest na to. Ah, ganun ba? Ala, sorry Christian ha, 4:30 na pala, kailangan ka nang umalis. Atensya ka na. And then, we had our dinner at Chris. Okay ka lang ba? Ha? Okay lang. May naisip lang. Sige, tuloy mo ang kwento mo. Are you sure? Parang lagi ka na lang ganyan. May nasakit ba sa'yo or anything? Hindi. Wala ito. Pasensya na. Hi. Okay. So I was saying... Maria! Oo nga pala. Lana si Maria, yung dati kong sinasabi sa'yo, na kaibigan ko. Hello, nice to meet you, Lana. Nice to meet you too. Why don't you sit here, Maria? Oh, here, ako ka. Ay, hindi na okay lang ako.
Ikaw naman nahiya ka pa. Sa pa, kaibigan ka naman ni Chris. Kaya friend na din kita. Sige na nga. So, ano nga pa ng pinagkakaabalahan mo, Maria? Writer ako. May sinasad lang akong kwento ngayon. Wow, that's great. Malay mo maging sikat kang author. Di ba, babe? We'll see about that. Alana, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang makalimutan yung usapan natin. Hindi mo sinasadyang makalimutan? Christmas na rin natin ngayon. Hindi ka naman pumapalya dati ah. Pero bakit ngayon? Ano bang nangyayari sa'yo? What's with you? Sorry, Lana. Marami lang talaga akong iniisip mo yan. Pero promise, babawi ako. Ano bang bumabagabag sa'yo, Chris? Na pati mansa rin natin nakakalimutan mo. Girlfriend mo ako. Hindi naman ganun kahalaga yung iniisip ko. Kung hindi mahalaga, bakit hindi mo masabi? Di na kita maintindihan, Christian. Sa bawat araw na dumadaan, hindi kita makausap ng maayos. Hindi ka rin magsasabi kung saan ka pupunta. Hindi ko na alam kung sino ka talaga eh. I know, Christian, I can feel it. Please, sort your feelings. Then, maybe after that, we'll talk. Ba yan, ang pitag-tigat ng dalaw, inip-inip pa. Si Papa. Oh, hello, Ma. Nakuha ko na yung order mo kay Aling Christine. I-checkash mo na lang daw yung bayad, ha? Oo, pauwi na rin ako. Sige. Kita tayo dyan. Bye. Uy, Maria! Oo, oh, ikaw pala yan. Saan ka pupunta? Ah, may dinaanan lang. Oo, eh, saan ka na pala pupunta ngayon? Ah, wala. Baka pauwi na din. Ako kasi kinuha to order ni Mama. Bigat nga, nakakainis. At tulungan na kita. Huwag na nakakaya naman. Hindi, tulungan na kita. Halika na. Sige. O, bahala. Ito na rin pala yung amin. Pwede ka, pasok ka. Parang walang tao. Ah, nasa school pa kasi mga kapatid ko. Sina Mama at Papa ata may pinuntahan. Hindi ko alam kung saan eh. Upo ka muna. Ano pa lang gusto mo? Tubig, juice, or kape? Ah, sige, tubig na lang. Maigi naman, wala kasi kaming juice eh. Kape, lagi rin upas. Wait lang. Tayo na? Oo nga, pa ulit. Please.
Samsung? Andito na ako, Samsung. Sorry kung iniwan kita. Sorry kung matagal ako nawala. Hindi na ulit, Samsung. Pangako. Ba't mo ulit sinabi sa akin? Kasi nung nalaman ko yung nangyari sa'yo, ayaw ka naman mabigla ka, di ba? Kahit nasasaktan ka na, ako pa rin iniisip mo. Sam-sam, gusto kong bumabag siya. Pero hindi na pwede, Christian. Paano si Lana? Di ba mahal mo siya? Oo, mahal ko siya. She was there for me nung panahon hindi ko pakilala yung sarili ko. She took care of me kahit na hindi niya ako ganun kakilala. Tinulungan niya ako nung makarecover. She's always there. And I'm thankful that she took care of you, Kanta. And I'm sorry, I wasn't there when you needed me the most. No, sir. Huwag niyong isipin yan. Nagkataon lang na siya yung nandiyan nung panahon hindi ko pakilala yung sarili ko. Mabait pala talaga si Lana, no? Yes, she is. Gusto kong pag-isipan yung sinasabi mong pagbawi sa akin, Christian. As I can see, Lana is a good person. And breaking her heart will be a big risk for you. Patay mong mangyari yan, di ba? That's why I wanted you to think it carefully, Tantan. Gustuin ko mang mangyari yung alok mo pagbawi sa akin sa nakalipas na 5 taon. Pero hindi naman kaya ng konsensya kung maging masaya kung may nasasaktan. Just think it carefully, Tantan. Thank you, Sam. You're right. Ayaw ko na yung masaktan sa inyong dalawa. Pag-iisipan ko mabuti. But in those 5 years, did your feelings change for me, Samsung? 5 years? Wala naman nagbago. Thank you, Sam. Thank you for understanding. Do you still remember the first time you saw me? Siyempre. Ang cute mo nga nun eh, parang elementary. Bully. Joke lang. Ako naman, hindi ko makakalimutan nung una kitang makita. Tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan nyo! Bilisan nyo! That was epic, Lana. Epic in a good way, because you saved my life. And I will always be grateful for that, Lana. Then, do you remember the time na nagkakamabutihan na tayo, tapos tinanong mo ko if pwede na bang maging tayo? Oo, naalala ko naman siya. Bakit mo natanong? During that time, sigurado ako sa isasagot ko sa'yo, oo, laging oo, ang isasagot ko kasi sigurado ako sa'yo. At ganun din naman ako sa'yo. Nakita ko yung sincerity mo at kung paano mo pag sumikapan na masagutin ako. Noong una nga, nagdadalawang isip ako kasi baka kaya mo lang ako nagugustuhan dahil ako na lang yung meron ka. Dahil ako lang yung tumulong sa'yo at nag-alaga nung na-aksidente ka. Pero nakita ko naramdaman kong totoong mahal mo ako. Oo naman, dahil mahal kita, Lana. Alam ko, pero yung pagmamahal na sinasabi mo, hindi ko na maramdaman lately. Anong ibig mong sabihin? Kita ko, ramdam ko na paunti-unting nawawala na yung taong minahal ko. Sa araw-araw na lumilipas, lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na mali ako nang iniisip. Pero araw-araw ko din pinapatunayan mo tama yung nararamdaman ko.
Lana, di kita maintindihan. Pwede bang diretsuhin mo na ako? Si Maria, gusto mo ba siya? And please, I want you to be honest. Dahil deserve ko naman malaman ang totoo, di ba, Chris? Mahal kita, Lana. Eh si Maria, mahal mo din ba siya? Please naman, sabihin mo naman sa akin. Maawa ka naman, Chris. Gusto ko naman malaman yung totoo. Lana, hindi ko alam paano sasabihin sa'yo ito. Sinantabi ko lahat yan. Kasi alam kong mahal kita. Dahil di ko kayang saktan ka. Pero kasi... Ano? Pero kasi ano? Bumalik na yung mga alaala ko. Sa pagkawala ng mga alaala ko, naiwan ko ang isang taong mahalaga sa akin. Si Maria. Si Maria yung taong naiwan ko nung na-aksidente ako. It all makes sense now. Kung bakit ganun na kasaya pagkasama siya. Kung bakit yung mga titik mo at ngiti mo iba. You never look at me at way. Malinaw na ang lahat, Chris. Pero, hindi kita kayang saktan, Lana. Pero kaya mo ba siyang kalimutan ulit, Chris? Kaya mo bang titigan ako ngayon? Sa mga mata ko at sabihin na ako ang pinipili mo? Christian, I love you. Sobra pa sa sobra. Pero masyado kitang mahal para hayaan na mahirapan pa. Hindi ko kayang hayaan kang piliin ako tapos araw-araw ko makikita hindi naman talaga ako ang totoong hanap mo. Lana, please, huwag mo sabihin yan. Shh. It's okay, Chris. I will be fine. But promise me na pag pinalaya kita ngayon, na magiging masaya ka. Yung totoong masaya na. Lana, please. I'm not letting you go, Christian. Salamat at dumating ka. Halika, upo muna tayo. O, sige. Tapos na yung sa amin ni Lana. Talaga? Eh, kamusta ang pinangyarihan? Nasaktan ko siya. Sorry ha. Nang dahil sa akin, nagkagulo kayong dalawa. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Ako ang may kasalanan. Wala ni isa sa inyo ang may kasalanan. Eh di sana, kung nalaman ko lang na mas maaga. Wala ni isa sa inyo ang nasaktan. Natapos ng hiwalayan namin ni Lana, ilang araw ako nang isip-isip. Na-realize ko, binigyan niya tayo ng pagkakataon para ituloy yung kwento natin. Nasaktan siya, oo. Pero mas pinili niya yung kaligayahan ko. At Maria, ikaw ang kaligayahan ko. Sigurado ka na ba, Christian? 5 years, Maria. 5 years akong hindi sigurado sa mga ginagawa ko sa buhay. Dahil alam kong may nakalimutan ako. Alam kong may hindi ako natandaan. Kaya bawat bagay na ginagawa ko, kino-question ko. Pero ngayon, sigurado na ako. Sigurado na ako sa'yo. Sure ka na ba? Kasi wala nang bawian to. Wala na atrasan to. Sure na, sure na. Sige, pumapayag ako pero... Yes! Huwag ka maingay, nakakaya sa nakakarinig. Sorry, nadala lang. So I was saying, pumapayag lang ako in one condition. We're going to take it slow, okay? Okay. Hello po, ma'am and sir. Kanina ako po sa'yo nakikita ng nagte-date. Ay, gusto niyo po bang tatahan ko ng isang magandang awitin? Sure. Sabi na parang araw dahil
At nung dumating ang aking panalangin na hindi na maikubing ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali man ika'y mo. Hello, sino po ito? Ah, ito pala, sorry. Hindi ko kasi tinitingnan yung ano, yung cellphone ko nung may nami tumatawag pala. Sorry. Ah, hindi naman. Nag-edit lang ako ng manuscript. Uy, hindi ka. Hindi naman. Okay lang. Bakit? Ano ba yun? Ha? Lalabas ako? Oh, sige. Oo, oh, aga mo naman yata. Ah, di na ako lang sa itong nito to. Special mag-direct after your school. Nagabala ka ba? Pasok ka muna. Sabay na tayong kumain. Ay, pupunta pa ako eh. Aalis ka? Saan ka pupunta? Ay, dyan lang. May sila-sulang lang. Ah, ganun ba? Sayang mo. Babalik naman ako. Kaya ako pa ulang. Okay, Christian! Okay lang siya, Maria. Okay lang siya. Hello? Sino to? Lana? Ano nangyari? Ano? Ano? Anong gan? Ano? Lana! Lana!
too young to know if love and let it go. Bumalik ka. Hindi ka umalis. Hindi naman ako umalis. Dito lang ako sa tabi mo. Lagi kitang babantayan. Time of bed, 9:30 p.m. I'm sorry, ma'am. The patient didn't make it. He was dead on arrival. I'm sorry for your loss. Alam mo, Nak, sa buhay kasi talaga, di natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Di natin kasi kontrolado yun. Ang makokontrol lang natin kung paano tayo magre-react sa mga pagsubok na darating sa buhay natin. Alam kong masakit yung pinagdadaanan mo. Pero sure ako, gusto ni Christian na tuloy mo pa din ang buhay. Na hindi ka lang masastop sa kung nasan ka ngayon. Kung gusto niya maging masaya ka ulit. Lagi mo lang tandaan na whatever happens, nandito pa din naman kami, pamilya mo. Di mo man nahanap yung true love sa romantic relationship. Meron ka namang true love sa family mo, sa friends mo. Nandito lang kami lagi. Susuportahan nga namin sa lahat ng gusto mo. And I'm sure, one day, you'll be successful. Ah, ayan, napaiyak ko tuloy kayo. Kidding aside, I realized that people come and go to our lives. But each one of them serve a purpose to give meaning to it. Some bring happiness, while others bring pain, heartache, and failures. However, they all teach us lessons to learn, reflect, grow, and build a stronger version of ourselves. And what Christian and I had may be very tragic, but it became the reason that shaped me into the person who I am today. Those circumstances in the past made me realize that instead of drowning myself in grief and sadness, why not take that as an opportunity to do something that will make you happy? And that's what I did. And I know, in that long process, I know that he's here. I know that he's guiding me. That's why, Christian, wherever you are, will always be part of my journey. Always and forever.
syempre, big name mo to eh. Thank you, ha. Mo, Sam. Proud na proud ako sa'yo. Alam mo, proud din siya para sa'yo. Thank you, Lala, ha. Christian, kamusta ka na? Nandito ako ngayon kasi wala, na-miss kita. Marami lang din akong bagay na gustong sabihin sa'yo. Alam mo, dami na nangyari simula nung nawala ka. Mapag-book-launching na din ako sa sarili kong libro. Sinulat ko at kinuwento ko yung mga bagay na nangyari sa atin. Pero alam mo, hindi ako malungkot. Masaya. Masaya ako kasi kahit wala ka, hindi ko naramdamang iniwan mo. Dahil parang nandiyan ka lang. Nandiyan ka lang lagi para sa akin. Kamusta ka na? Sana kung nasan ka man, masaya ka. At at binabantayan mo ako, kami, ng mga taong mahalaga sa'yo. Alam kong dapat hindi na ako umiiyak pero hanggang ngayon masakit pa rin kasi. But you know what? I have to live with it. Kakayanin ko, Tantan. Please guide me. I always hope and pray that maybe in our next lifetime, we can have our forever back. And I can't wait for that moment to happen. I miss you and I love you, Christian. Always and forever. So it's
simple, always have time.